Mabuti kung ganoon. Hiniram ng kaibigan ko yung kotse ko. Samahan mo ako, sabi na nababahalang si Lily. Hindi na nagtanong pa rito si Daryl at agad na umalis sa kanilang bahay kasama ng kanyang asawa. Noong papunta na sila, nalaman ni Daryl na nasa isang reunion dinner si Samantha kasama ng mga dati niyang kaibigan. At dahil kasama ng mga kaibigan nito ang kani-kanilang mga anak, tinawagan ni Samantha si Lily para sumali sa reunion. Ano naman ang gagawin ko roon? Tanong ni Daryl matapos malaman kung saan sila pupunta. Umirap sa kanya si Lily at sinabing, "Kung ayaw mo, ihatid mo na lang ako roon at pwede ka nang umalis. Hindi na kita pipilitin pang mag-stay doon." Ganun ba? Okay lang ba sa'yo? Oo naman, okay lang sa akin kung ayaw mo talaga, sambit ni Lily. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa isang hotel. Na makapasok sila sa pribadong dining area ng hotel, nakita nila si Samantha na masayang nakikipag-usap sa mga dati nitong kaklase. Kahit na napanatili na mga kaibigan nito ni Samantha ang mga bata nilang itsura, mas naging matanda pa rin ang itsura nito kung ikukumpara kay Samantha. Makikita rin sinasamahan ng mga ito ng kani-kanilang mga kanya-kanyang anak. Nang makita ni Samantha si Lily, agad na nagpakita ang isang ngiti sa kanyang muka, pero agad din itong nawala na makita niya si Daryl. Pinapunta niya rito si Lily para magkaroon ng magandang impression sa kanyang mga kaibigan, pero bakit nito isinama ang walang kwenta ngayon? Hindi rito natuwa si Samantha, pero hindi niya magawang paalisin si Daryl sa harap ng lahat. Wow! Yan ba ang anak mong si Lily? Napakagandang bata naman ito. Narinig kong nagawa daw makipag-deal ng anak mo nung nakaraan at nagawa rin niyang ayusan ang popular model na si Giselle. Napakagaling ding pala ng anak mong ito. Matapos ipakilala si Lily sa lahat, napuno ng papuri ang buong dining area habang namamangha nilang tinitingnan si Lily. Natuwa rito ng gusto si Samantha. Talagang naging maganda ang impresyon na binigay sa kanya ng napakaganda niyang anak. Habang nakaupo naman sa tabi nito si Daryl na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sinimula nang ipakilala ng mga kaibigan ni Samantha ang kani-kanilang mga anak at manugang. Ang iba sa mga ito ay mga executive na habang ang ilan naman ay nagmamay-ari ng sarili nilang kumpanya. Maging ang pinakamababa sa mga ito ay mga doktor. Habang nag-uusap, isang mukhang mayamang babae ang tumuro kay Daryl at nagtanong habang natutuwang nakangiti sa kanya. At ito naman ay sino? Wika ng isang mukhang mayamang babae. Noong araw ay walang tigil itong nakikipagkumpetensya kay Samantha. Kaya hindi siya natuwa sa mataas na naabot ng anak nitong si Lily. Dito na niya naisip na ituro si Daryl para agad pasamain ang impresyon ng lahat kay Samantha. Gaya ng inaasahan nang tanungin niya ang tungkol kay Daryl, agad na tumingin ang lahat dito. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Samantha habang nagiging awkward at pagsak ang maganda niyang mood. Pero nanatiling kalmado at confident si Lily. Tumayo siya at ipinakilala si Daryl. Ito nga pala si Daryl. Kasal na kaming dalawa. Oh, siya palang manugang mo, Samantha. I see. Mukhang isa naman siyang disenteng lalaki. Saan ba siya nagtatrabaho? Tanong ni Melanie. Sa isang kumpanya. Kalmadong isinagot ni Daryl. Alam niya kung ano ang gustong ipalabas ni Melanie, pero wala siyang pakialam dito. Anong company? Ano rin ang posisyon mo roon? Nakangiting tanong ni Melanie na parabang nagkikare siya rito. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Daryl ng isa lang akong pangkaraniwang office boy. Ah, isa ka lang palang office boy? Isip ni Melanie. Matapos niyang sabihin ito, makikita ang konting inis na nagpakita sa mga mukha ng tao sa kanyang paligid. At agad na natuwa rito si Melanie na nanonood sa pagbabago ng kanilang mga reaksyon. Okay na ang pagiging isang office boy. Okay lang din kung hindi naging ganito kaganda ang iyong trabaho. Napakatalentado ng iyong asawa na si Lily. Kaya wala ka ng
Magiging problema kung mananatili ka sa inyo, sabi ni Melanie. Halatang halata ang sarcasm na binibigay nito na nakapagpadilim sa itsura ni Samantha. Kasalanan itong lahat ni Daryl. Hindi ba niya alam ang kanyang posisyon sa pamilyang ito? Iniisip niya ba na okay lang para sa kanyang sumabit sa mga ganitong okasyon para ipaya ang buong pamilya namin? Isip ni Samantha. Maging si Lily ay nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang nagsisisi sa pagsama niya kay Daryl sa lugar na ito. Dito na biglang tumayo si Melanie kasama ng kanyang baso at nangangiting sinabi na, "Dahil nagtitipon na rin tayo rito ngayong araw, meron sana akong gustong ipaalam sa inyo. Ikakasal ng aking anak at ito naman ang aking magiging manugang." Isang binata ang tumayo sa tabi ni Daryl at buong respetong sinabi na, "Hello sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jimmy. At ako rin po ang kasalukuyang chairman ng Mile and Corporation." Dito na biglang napuno ng pagkamangha ang buong dining area. Mile and Corporation? Ito bang kumpanyang kilala sa foreign trading? Isa itong napakalaking corporation. Exactly. Narinig kong malapit na rin daw itong isa publiko. Isa itong napakalaking corporation na humahawak ng napakarami nitong branches sa iba't ibang mga city sa ating bansa. Kaya napaka-impressive para sa amin na maging chairman ka ng isang corporation sa napakabata mong edad. Gaya nga ng nabanggit ni Melanie kanina, kababalik mo lang dito galing sa abroad matapos mong gumraduate doon, di ba? Oh, Melanie, napakaswerte mo talaga para magkaroon ng ganitong kagaling na manugang. Napuno ng papuri at pagkamangha ang buong dining area habang namamanghang nakatingin ang lahat kay Jimmy. Natawa rito ng husto si Melanie na nagmalaki sa kanyang manugang. Kasabay nito ang pagtingin niya kay Samantha habang nag-iisip ng, "Kung mataas ang narating ng iyong anak, kahit na hindi napantayan ng aking anak ang iyong anak, nakahanap naman ito ng mabuting asawa." Nang mapuno ng papuri ang buong dining area, ikinaway ni Jimmy ang kanyang mga kamay at nagpakumbabang sinabi na, "Sa totoo lang, hindi pa rin madali ang pagiging isang chairman. Meron nga tayong kasabihan na with great power comes with great responsibilities. At sa dami na libo-libong staff na nagtatrabaho sa aming kumpanya, hindi na ako nagkaroon ng libreng oras. Pero mabuti na lang at umahabot ng ilang daang libo kada buwan ang natatanggap kong sweldo." Huminto siya sandali at nakangiting lumingon kay Melanie. "Sa susunod na linggo na po pala ang kasal, tita. Nagpareserba na ako ng isang Mercedes-Benz S-Class para gamitin bridal car." Isang Mercedes-Benz S-Class? Isip ng mga tao sa loob ng dining area. Muling umingay ang lahat sa loob ng dining area. "Saan kaya ako makakakita ng ganito ka-perfectong manugang?" Isip ng lahat. Tumango naman si Melanie na nagpapakita ng pinakamataas ng ngiti sa lahat. "Good, good. Kasal mo naman iyan kaya ikaw na ang bahala." "Sa totoo lang, transportation lang ang tingin ko sa mga sasakyan. Hindi nila kailangan maging magara. Pero dedirektahin ko na rin kayo na habang pamahal ang isang sasakyan, ay mas pakomportable ng pakomportable ang mga ito." Tango ni Jimmy habang natutuwang dinadagdagan ang kanyang mga sinasabi. Matapos nito, tumingin si Jimmy kay Daryl at nagtanong ng, "Oo nga pala Daryl, ano nga pala ang sasakyan mo?" Bago ang reunion, sinabihan na ni Melanie si Jimmy na bigyan siya nito ng napakagandang impresyon at tatakihin ang imahe ni Samantha sa harapan ng lahat. Kaya para matuwa si Melanie, hindi pinalampas si Jimmy ang anumang pagkakataon para maliitin si Daryl.